Hi plant people! Good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ay gusto ko lang i-share sa inyo itong ating mga ornamentals dito sa ating garden. So ayan, sa labas to guys ng greenhouse. Ayan siya. So ito yung area ng aking mga ornamentals. So madamo dito banda guys kasi hindi na ako nakapagbunot ng damo. Ayan. Pero sila dito guys, yan. Tinanggalan ko to ng mga dry na leaves before. Ayan. Medyo matagal naman na nung tinanggalan ko sila ng mga dry leaves. Pero dahil nga sa kakaulan dito sa amin ay sobrang lalago na talaga nitong ating calathea. Ayan. So medyo nawawala na din yung mga lining niya. Ayan siya. Ito mayroon siyang mga lining. Pero itong sobrang lalaki guys. Tingnan nyo. Parang wala na yung lining niya. Ayan. Grabe yung laki guys ng mga dahon. No? Oh. Grabe. Isang ganun. Oh. Ang laki nila. Yan. So, nagsimula lang yan sa maliliit. Yan. Ito yung mga, mga pinagmulan. Yan, maliliit. Tapos ngayon, biglang dumami at biglang nagsilakihan na. So, ayan. Ganun din to guys, ng mga bromeliads ko. So, before ito, hindi to lumalago kasi lagi siyang inaanuhan ng manok. Tinatambayan. So, ginagawa nilang tambayan. Kaya, yung mga dahon nito, sira-sira. Ayan, oh. So, ginawa ko, yung bromeliads ko na nilagay ko sa, sa arrangement ko, guys. Ayan, oh. Ito. Ito, isang buo to, eh. Yung pasigsag siya na kahoy. Yan, ugat yan na kahoy na nakuha sa ilog. So, nilagay ko yun yung mga bromeliads ko. And then, ayan, malago na siya, guys. So, nilagay ko dito. Nung nilagay ko dito ay, gumanda yung dito banda. Medyo naging okay na siya at nagkaroon ng mga new babies. Hindi na nabugbog kasi hindi na siya maanuhan ng manok dito banda. Ayan. So, yan yung ating mga bromeliads. Ayan guys, yung nadidikitan niya, no? Ayan, pasigsag siya na kahoy. So, yung ugat to guys ng, kahoy sa ilog. So, parang naanod. Nakuha ng mama ko. Tapos hiningi ko. Ayan, nilagyan ko ng bromeliads. So, ayan. Tapos ito, meron tayo dito. Ito kakatapos lang nito guys, mamulaklak. Mabango yung bulaklak niya. Ayan, natuyuan na siya oh. Super bango. Tapos, meron tayong dito isang klaseng bromeliad. So, ito medyo maliit lang siya pero ayan yung color niya. Ayan, so tatlong klase sila dito. Ito, pink, tapos itong green na to, ayan, tapos yung parang red na yan, then meron pa pala dito guys, isa, so ayan, ito din napakalago na guys, so nagsimula lang yan sa maliit, ayan, so meron din tayo dyan orchids, and dito yung mga orchids natin, ayan, ito napakalago na rin, tinatali-tali ko na lang yan guys, so ito din, ayan. As dito na mumulaklak yung ating dancing lady. Ayan, ang ganda ng nito, mataba. Ayan siya, namumulaklak. So, mga ito guys, mga siniksik ko lang to dito. Ayan, siniksik ko lang yan dyan. Kasi nandun yan dati sa isang driftwood ko na nabulok na. Ayan. So, ayan siya. Dito, ayan yung bunga ng ating, hindi pa siya hinog. Ayan, ito putuli na natin to. Ayan. Ayan. Ano na kasi siya guys oh. Tuyo na to siya eh. Ayan. Nagi-yellow na. So putuli na natin yan. So dito yung ating mga Cattleya orchids. Ayan. Malalago sila. Ito medyo na to oh. So dito guys yung ating bromeliads na iba. Ayan. So ito talaga guys. Nagsimula lang ako nito sa isang piraso. Hiningi ko lang sa kamag-anak ko. Tapos ayun, sa tagal kong nag-orchids din, yan, naparami ko na siya na naparami pinopropagate ko kapag nagkakaroon siya ng babies. Tapos ito naman, galing to sa biyanan ko. Yan, lumalaki talaga to guys na bromeliads sa to. So, bali, apat na klase pala yung bromeliads ko dito sa ating garden. Ayan. So, ayan yung ano nito. Maganda yung ano nito guys, flower, color red na mga parang mga beads. Ayan. So, sa tagal nito guys, ayan pa lang siya. Yan, ito yung mother plant na kinuha ko dun, no.
Tapos ito pa lang nagkaroon siya ng isang baby. So matagal na to sa akin. Hindi siya masyadong mabilis dumami yung babies. Di kagaya nito, sobrang bilis dumami ng mga babies niya. Ayan ito. Ang ganda nito, hindi masyadong makulay kapag nasa shaded lang siya. So dito kasi natatakpan na sila ng puno. Ayan. So yan yung ating mga bromeliads. So ayan guys, ito yung lagayan natin ng ating bromeliads. Ito nga guys, gusto kong punuin to ng bromeliads. Ayan o, may mga pako dyan kasi nilagyan ko to ng orchids dati. Mayroon siyang mga ganito. Ayan, so kailangan ito, tatanggalin natin kasi ang tigas niya guys. Oh. Yung mga ganyan, dapat tinatanggal. Ayan o. Ayaw ko kasi ng maraming ganyan kasi gumagapang yan sa halaman, sa orchids natin. Ayan, ito mga propagation ko to guys from cuttings. Ayan, tinanggalan ko sila ng mga dahon. Itong ating mga madridi kakao. Ayan siya. Ayan, mga ano ko to guys, mga propagation ko from cuttings lang siya. So, ayan, nakadikit na siya ngayon. Ayan, o. Dikit na. Ayan pa, o. Tapos yun, mga kinatan ko. Ayan, okay naman sila. Kahit na hindi ko sila nadidiligan and napapabayaan ko, okay naman sila. Ayan, so yan yung look ng ating garden dito guys. So yan lang guys, shinare ko lang sa inyo itong ating kalatea na sobrang laki na talaga ng mga dahon. Ayan, so that's all for today's video and see you on my next vlog. Happy gardening everyone, bye bye!